Magandang araw po sa inyo mga kapatid. Alam naman siguro nating lahat na tayo ngayon ay nasa panahon na naman ng Kwaresma o Lento. Ang salitang Kwaresma ay galing naman sa salitang quadragesima, isang Latin na salita na ang ibig sabihin sa Ingles ay 40th o ika-apat na po. 40 araw, ito ay nagpapaalala sa atin sa 40 araw na pagtigil ni Jesus sa disyerto kung saan parabang nakipagbuno siya sa demonyo. Ang sabi sa Ebanghelyo ni Lucas, umalis mula sa Jordan si Jesus na puspos ng Espiritu Santo at naglibot sa disyerto na akay ng Espiritu sa loob ng 40 araw at sinubok siya roon ng Diablo. Alam natin ang kwento, tatlong panunukso ang iniharap ng demonyo kay Jesus. Kumbaga sa UFC o yung Ultimate Fighting Championship, no? Ay mayroong 3 rounds. At sa 3 rounds na ito ay unanimous decision ang pagkapanalo ng ating Panginoon. 3-0, panalo si Jesus. Ang eksena ngayon sa disyerto, kumbaga mga kapatid, ay preview ng mga susunod na pangyayari sa buhay at misyon ni Jesus. Patikim, kumbaga, ng habang buhay na pakikipaglaban ni Jesus sa kasalanan at kasamaang kagagawan ng demonyo sa kapaligiran, sa lipunan, at sa buhay ng bawat isang tao. Patikim din yun, no? Preview ng pansamantalang tagumpay ni Jesus sa demonyo. Tagumpay na magkakaroon ng kaganapan sa pagtatagumpay niya sa kamatayan sa krus. Pansamantala lang ang tagumpay ni Jesus sa disyerto kasi hindi sumuko ang demonyo. Umalis muna siya. Ang sabi ni Lucas sa kanyang ebanghelyo, nilisan ng demonyo si Jesus hanggang sa takdang panahon. Sumilip uli siya ng iba pang mga pagkakataon. Unanimous decision nga ang panalo ni Jesus sa disyerto, pero hindi pa knockout ang demonyo. May rematch pa sila ni Jesus. Paulit-ulit pa silang maglalaban. Magiging ganap lang ang pagkatalo ng demonyo at ang tagumpay ni Jesus noong mabuhay ngang muli si Jesus sa kamatayan. Sa pagkabuhay na muli ni Jesus, nakumpleto na. Naganap na. Naganap na niya ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan, sa sanglibutan. Ang Kwaresma, mga kapatid, ay hindi pag-uulit ng nangyari sa disyerto. Sa halip, paalala ito at paanyaya sa ating lahat sa kaligtasang kaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kaligtasan ay kaloob o regalo sa atin ng Diyos. At katulad ng kahit anong regalo o premyo, kailangan din nating angkinin ito. We have to claim the prize, ika nga. We have to claim the prize which is actually the jackpot prize. At katulad din ng karaniwang proseso sa pag-angkin ng premyong para talaga sa iyo o para sa atin, kailangan nating magpakita ng credentials na magpapatotoo na tayo nga yung nanalo ng premyo. Na talagang para sa atin nga yung premyo ng kaligtasan. At ito mga kapatid, ang diwa ng pagdiriwang ng Kwaresma. May 40 araw tayo ng pagsisikap na papasa atin na nga ang kaligtasang napanalunan ni Jesus para sa atin. At ano itong mga credentials nito na magpapatotoong tayo nga yung dapat tumanggap ng premyo? Mga gawaing banal. Mga mabubuting gawaing Kristiyano. Halimbawa, panalangin, pagtitiis. Ang isang halimbawa nito ay yung sinasabing pag-aayuno o abstinensya. At siyempre, pagtulong sa kapwa. At isa sa halimbawa nito ay yung sinasabing almsgiving o paglilimos.
at higit sa lahat, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. At ito ay naisasagawa natin sa pamamagitan ng paglapit sa sakramento ng kumpisal. Sapagkat sa sakramentong ito ay talagang tunay nga nating tinatanggap ang katotohanan na sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon ay totoong naligtas na tayo. Bakit? Kasi totoong may pagpapatawad na sa mga kasalanan. Pero katulad ng sinabi natin, sa pag-angkin, kinakailangan nating angkinin muna na tayo nagkasala. At sa pagsisisi, ay naroon din ang pangangako na huwag nang balikan ang kasalanan. At talagang mabuhay bilang mga iniligtas na at tumanggap na ng premyo ng kaligtasan. At ito ang maganda sanang talagang ginagawa natin sa panahong ito ng Kwaresma. 40 araw lamang ang Kwaresma, pero kung tutusin, hindi dapat lang sa loob ng 40 araw ng Kwaresma natin ginagawa ito, kung hindi sa lahat ng araw ng ating buhay. Ang Kwaresma ay hindi panahon para tayo malungkot. Hindi panahon para maglamyerda. Kung hindi panahon nga ng tahimik na pagsasaya. Bakit tahimik? Bakit nagsasaya? Kasi nagninilay, kaya tahimik. At nagsasaya sapagkat alam natin na now, forgiveness is possible. Reconciliation with God is possible. And yes, salvation is possible. And in fact, upon us already, nasa atin na. At tinanggap na natin ito. Ang kinakailangan na lamang nga ay isabuhay natin ang kaligtasang ito na kinamit sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakilala sa ating mga sarili bilang mga tunay ngang mga Kristiyano. Nakatulad ni Jesus doon sa disyerto ay patuloy na nakikipaglaban sa demonyo, sa kanyang mga galamay, sa kanyang mga gawain, mga kasamaan, kasinungalingan, at iba pang mga, sabi nga, pagpapahirap sa buhay ng tao. Sapagkat walang ginagawang mabuti ang demonyo para sa tao. Kaya ang gawain natin, at lalong pinaiigting ang gawain ito sa 40 araw ng Kwaresma, ay yun ngang gawain ng patuloy na pagsisikap nating talunin ang kasamaan ng demonyo. Quadragesima, Kwaresma, ibig sabihin sa 40 araw ay ipagdiriwang natin ang matagumpay na pagbangon ni Jesus sa kamatayan. Kaya ang aking paanyaya ay sana tayong lahat ay talagang masigasig na isabuhay ang diwang ito ng Kwaresma. Ang 40 araw na pagdinilay at pagsisikap na talagang angkinin natin ang kaligtasang tinamu sa atin ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At ito po ang diwa ng panahon ng Kwaresma. Samahan po ninyo kaming muli dito sa Gabay sa Pagsamba at Buhay. Ito po si Father Rolin Flores ng Society of St. Paul, doing all for the Gospel.